Take it, eh. Okay. Okay. So, okay, another question from Kawerpang Nelson Rosanto from Negros Oriental. Ito maganda sa Zoom, no? Kahit malayo, parang anlapit-lapit mo lang. Ano, ha? So, good afternoon, Kuya Reg. If the two leads of a DC series motor are reversed, ah, nagbaliktad. Una muna, ano ba itsura ng ano? Ano schematic diagram ng DC series motor? Alay, drawing ko muna dito. Bawa, ito yung armature. No? Ito yung series winding mo. So, ito kasi, merong sinusunod kasi ito na ano eh, na terminal markings. Pag armature, A1, A2. Ito, S1, S2. So, syempre, ito, ikakabit mo to sa supply mo, di ba? Ba, ito supply mo. Your source, it can be a battery, DC source, can be rectifier, or it can be DC generator, no? Shall we say, it has a positive and negative terminal because this is direct current. Tama, no? DC series motor, di ba? Sinabing DC, importante yung terminal, no? Yung polarity, I mean. If the two leads of a DC series motor are reversed, nagkabaliktad, which of the following events will happen? It becomes a generator, it runs in the same direction, it will not run, it will run in reverse direction. Okay, further explanation please. Okay. Ang ibig sabihin, nagbaliktad, ano, are if the two leads are reversed. Ang ibig bang sabihin, ka Nelson, ito naging positive. Ito naging positive, no? Ito naman ang naging negative. Ibig sabihin, nabaliktad yung source mo. Bis na positive-negative, ito, negative-positive nangyari. Tama, no? Ka Nelson. Ganyan ang nangyari. First of all, how to reverse the direction of rotation of a DC motor. Yan. Paano mo ba i-reverse yung direction? So, i-interchange mo either. Either, ha? Pag sinabing either, alin man dun sa isa na yon. Either. You have to interchange either the armature terminal or the series field terminal. Ito yung series field terminal. Kung A1 to, S1 to. S2, A2. Kung gusto mong baliktarin ang ikot ng motor, halimbawa, clockwise to. Kung gusto mong baliktarin ang ikot niyan, no? Gusto mong baliktarin ang ikot, ito, gawin mo to S1, ito S2. Babaliktarin mo yan. No? Para maging to clockwise, para maging counterclockwise. Ganyan. Pabaliktarin mo. Either, kung binaliktad mo tong S mo, pabaliktad ikot niyan. Kasi alam mo, ang motor, meron niyang terminal markings dito. Meron siyang, ano, terminal box, I mean. Halimbawa, for the case of the series motor, halimbawa, ito yung motor mo. Putong mo yan. No? May mga terminal ka ditong makikita para sa iyong motor. Ganyan. May makikita kang ganyan. No? Ito yung motor mo. Okay? Wherein, may mga leads yan. Ito, wire to. Yan, wire. No? Ito, wire to, wire. Mga wire yan, di ba? Lalagay mo doon. Bawa, ito, A1. Ito, A2. Paki-close up dito. S1, S2. Pagka shunt field naman, yung motor mo naman, ganun din, maglalagay ka ng ano. Pag shunt field ang motor mo, field winding. No? Kakabit yan dyan.
Because we tried this in an experiment, no? In my university at UE Caloocan. A1, A2, ito F1, ito F2. Gusto mong baliktarin, halimbawa to clockwise, ito positive negative. Clockwise yung ikot ng motor mo. Eh, mga ganun. Gusto mong baliktarin ang ikot nito. Baliktarin mo either ito, tong armature o kaya ito. But not both. Bakit? Pagka binaliktad mo na armature, binaliktad mo pa yung shunt field. Ganon din dito. Binaliktad mo series field, binaliktad mo pa armature, ang labas nun parang ganito lang, binaliktad mo lang yung source. Walang mangyayari. Same direction pa rin. Kasi nakaka-apekto yung magnetic flux sa motor eh. No? Yung dating ng kuryente, yung winding, yung coil niya, no? Yung magnetic effect, nakaka-apekto yun. A1, A2 sa shunt motor. F1, F2. Paano mo gagawing clockwise to, no? Counterclockwise. O, gawin mo tong A2. Gawin mo tong A1. Kumbaga, balik ta rin mo. Kumbaga, sa terminal block ng motor mo, terminal, ito. Meron siyang motor terminal mo. O, ito na lang. Yung motor terminal na lang papakita ko. Ganon din to. Pero nga, kung ano yan eh. Tawag dito kung long shunt compound, short shunt compound. Mahaba na lang masyado i-explain ko, no? Kasi na-experiment namin sa school ito eh. Sa laboratory class to. S1, S2, F1, F2. No? Kaya mali din naman pong sabihin na kaming mga engineer gumagraduate na wala kaming alam sa actual. Mali po yun, no? Meron din kaming mga laboratory subjects, no? Depende na lang siyempre sa estudyante kung gaano ka kasipag mag-aral, no? Kakaroon ka ng idea sa actual din, no? Okay? So, ganoon, no? Pero siyempre, iba naman po ang ating full scope, no? More on calculations, more on design, pag sinabing mga engineer, di ba? Engineering. Okay? Ang technology naman is more on actual, di ba? Or mga electricians natin. Pero kahit paano, meron din naman po kaming actual experience, no? Sa laboratory, no? Maybe different lang po ang linya natin. Okay, because we tried this in an experiment. Especially when I became a professor. Mas nahasa ako nung ako'y naging professor na siyempre may access ako sa mga equipment sa laboratory namin, no? Doon ako nagkaroon ng pagkakataon talaga mas mapag-aralan ko nung naging professor ako. Kasi nung estudyante ako, minsan, ano eh, isang set ng gamit, 20 kayo, 30, kaya medyo mahirap matuto nung ganun, no? So, with due respect, ha, to our alma mater, no? Eh, ganun ang reality, no? So, eto, okay, maganda sana, mga 1:10 lang, 1:5, no? Isang set ng gamit, 5 kayo. No? Matututo ka na doon. No? Ako eh, nag-aral pa ako sa ano eh. Sa isang training center din. Nag-aral ako ng industrial electrician. Eh. Doon, ano kami? 1:5 kami doon. Kaya, nakaano ako ng motor control noon. Unawa ako ng motor control. No? Yan. So, eto ha. Babaliktarin mo either, but not both. Pag both kasi, binaliktad mo na armature, ito, binaliktad mo pa, eh, walang mangyayari. Walang mangyayari. Ano ba yung tanong ulit? Ano yung tanong niya ulit? Oh, if the two leads of a DC series motor are reversed, oh, binaliktad. Yung leads kasi sinatinatawag dyan, yan yung source leads. Yung line 1, line 2, ika nga. Sa AC yun, no? Pagka sa ano, DC, positive, negative. Pag binagbaliktad mo to, wala anyari. No? Walang mangyayari. That is my answer to your question. Ka, ano, Ka Nelson. Na po. Yan po, Ka Nelson. Okay na po, Ka Nelson. Baka meron kayong gustong i-clarify or sabihin. Wala na? Okay na? Ah, sige po. Salamat po. Thank you.